Ako. Si John Paul Sr. This is John Paul Sr. Ako. Si John Paul Sr. Nagpatulo ng kanyang mga luha ang sumukong si Cristoni June Latiban Monzon, o mas kilala bilang si Jong Monzon, noong siya ay Secretary General ng Pasakaday sa Lugpungan Kalimudan o Pasaka, at bilang ka-Franco ng Regional Operations Command ng Headquarters ng Southern Mindanao Regional Committee o SMRC ng NPA. Hindi niya napigilang maging emosyonal nang magkwento na tungkol sa kanyang panawagan para sa mga kabataan na huwag pasukin ang kanyang napasukan at mas ibaling na lamang ang atensyon sa pamilya dahil ito ang nawala sa kanya buhat nang siya ay sumapi sa Communist Party of the Philippines. Narito po ang ating report. Sa edad na 17 years old, nabalot na ng doktrina ng Communist Party of the Philippines si Cristoni June Latiban Monzon, o mas kilalang si Jong Monzon, na kadalasan ay nakikita noon sa mga media interviews upang ipaglaban ang mga ayon sa kanya ay nilalapastangang mga katutubo sa Davao Region. Dala ng pagpapaalab ng kanyang damdamin tungkol sa pagpatay sa kanyang ama, ay mas naganahan siyang yakapin ang aral ng kaliwa. Hanggang sa nagkakaso siya't umakyat sa bundok upang maging NPA noong Mayo taong 2021. Ang mga taong nasayang ay nagpakurot kay Jong Monzon upang maiyak sa kanyang salaysay nang manawagan sa kabataan na dapat igalang ang pag-iral ng isang pamilya. Nangyari ito sa isang media conference nitong Marso taong 2022 sa Makati City, Davao Oriental, matapos sumuko kasama ng dalawang iba pa sa pamahalaan sa pamamagitan ng kanyang tiyahin na si Pudit Modista Monzon Paguyan, IPMR ng Boston, Davao Oriental. Sa mga kabataan na katulad ko, mahalin natin ang ating mga magulang, nakakaiyak lang. Kasi sa second chance na binigay sa akin ay nagtapos din ng aking kapatid. Pumasa siya bilang teacher na din ngayon. At ngayon, pasalamat talaga kami kay Sir at kay Gob at saka ng kanila general at sa pwersa ng Armed Forces of the Philippines na hindi pala totoo yung sinabi nila eh. Sinabi nila na tutorturin ka, may kahit na lamok ay walang dumapo sa aming tatlo na kasama ko ngayon. Nakaka-emotion lang dahil ang sarap palang mabuhay na kahit na maling, kung mga konting naririnig ay hindi ka lilingon. Tapos, ang sarap mabuhay na sana makasama ko na yung pamilya ko. At yan ang hiling ko eh, na makasama ko yung pamilya ko na yung time na ngayon ay ibigay ko talaga sa kanila. Kadalasan yung sinasabi ng iba, natatakot at may nagpapasuko, in-inspire sila to surrender. Ano yung mga naging dahilan mo? Were you able to listen to, kasi di ba we have the program Laban Kasama ang Bayan. And then we have FRs, the likes of Kaamihan, Kaugnay, Kamarikit, and so on and so forth, na nagsasalita, encouraging the rebels to surrender. Ito ba'y isa sa mga factors kung bakit ka sumuko or merong ibang naging tulay para bumaba ka na sa at magbalik loob sa gobyerno? Sa totoo lang po, sir, matagal na akong gustong sumuko actually. Yung sinasabi kasi nila, pag sumuko ka, kukulungin ka, sasaktan ka, at iba pang mga sinasabi nila. Actually, in the sense na nandun pa sa Kuaran, sa Haran, malayo naman ako sa pamilya ko, Boston, Davao Oriental at saka Davao City. Yung takot, first yung takot, kaya hindi ka maano eh.
na sasabi kang gusto ka ng sumuko pero hindi mo magawa-gawa kasi yung nakapaligid mo ay sinasabihan kang kahit ano na yung sinasabi mo. Pero yung totoo po yun, sir, yung sinabi mo in the help ng mga yung mga panawagan na nasumuko na, nakaka-encourage din eh. But personally, naglapit talaga ako sa aking tita na member din ng NTFL CAC at saka IPMR ng Bustong Davao City. Sila yung nilapitan ko. Actually, siya yung pumunta kumuha sa akin. Para ano, matagal na kasi, one decade kaming hindi nakita ng pamilya ko eh. Natuwa si PCOO Undersecretary Lorraine Badoy sa pagbabalik ni Jong at ng mga atamanobo niyang kasama na sina Dato Mentroso Malibato at Danny Ticlonay Malibato. Kung sana ay nasa Davao daw si Yusek Badoy, kanyang yayakapin ang mga ito. Gusto kong i-welcome sila Sir Jong at saka yung mga kasama ninyo sa pagbabalik loob din nyo sa gobyerno. Maraming salamat, at kung nandyan ako, niyakap ko na kayo. Maraming salamat. Napakalaking bagay nito para sa ating mga talagang nagnanais ng tunay na kapayapaan at yung pagtigil ng pag-aabuso sa ating mga kapatid na katutubo at saka yung pagnakaw sa mga anak natin at saka yung mga pinakamahihirap, no, na ginawa ng CPP-NPA-NDF, yung pagsisira ng mga buhay ng mga napakaraming Pilipino at yung pagsira sa ating bansa. Kami ay nagpapasalamat na kayo ay nagbalik loob at kasama na namin kayo dito, no. Isa sa nagpadugo sa aming mga puso ay yung pag kayo na nandyan sa baba ang nagkakandamatay, at alam namin na nabiktima lang kayo at naloko na katulad ng marami sa atin dito ng Pilipinas dahil dito sa CPP, teroristang grupong ito. Naniniwala naman ang Brigade Commander ng 701st Infantry Brigade na si Brigadier General Oliver Makiling sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC dahil naging malaki itong dahilan upang ang mga kagaya ni Jong na naging NPA ay magbalik loob sa pamahalaan. Kaya nga kami nagpapasalamat, ma'am, na nabuo yung National Task Force LCAC hanggang provincial level, hanggang barangay, na talagang katulong namin. So dahil dito, malaking gain ito, ma'am, ng ating armed forces, which alam ko na maglilid sa pagkatalo ng insurgencia at para ma-achieve natin yung goal ng ating presidente. Ang buong pamunuan naman ng Davao Oriental Provincial Government ay nagpapasalamat na sa kanila nagtiwala ang mga sumukong NPA. Sa ating pang mga kaibigan na mga membro ng New People's Army, ang simple kong panawagan sa inyo, napakaganda ng programa ni Presidente Rodrigo Duterte. Malapit nang matapos ang termino ng ating mahal na Pangulo. Sana bumaba na kayo at magbalik loob. Upang magkasama-sama tayo habang may panahon pa. Sa pagsukong ito ni Jong, handa raw siyang makipagtulungan sa gobyerno. Magsasalita laban sa NPA at CPP kung kinakailangan. Tutulong siyang mas marami pang kabataan ang maililigtas mula sa mapanlinlang na ideolohiya ng CPP-NPA-NDF. At yan po ang balitang ating nakalap mula sa lalawigan ng Davao Oriental. Manatili pong updated sa ating YouTube channel at Facebook page para sa mas nakaka-good vibes na mga impormasyon at dokumentaryo. Sa Diyos po, ang papuri at kaluwalhatian. IDQers, karapatan niyo pong malaman ang ibang katotohanan dito sa John Paul Siniel Reports. Ako si John Paul Siniel. This is John Paul Siniel. Ako, si John Paul.